So meron munang tanong. What is a gift? Especially po sa season na ito, yan ang hinihintay ng karamihan, yung regalo. Diba? Sino ang hindi masaya kapag nakaka-receive ng regalo? Kadalasan nakaka-receive tayo ng regalo pag birthday, at madalas din naman hindi rin. Okay na, pakainin lang tayo sa labas. Or tayo maglibre sa kanila kasi birthday natin. Diba? Ang mahalaga, andun yung sort of giving of something para sa bawat isa. Lalo na po ngayon, and today we will do that. Ito pong gift giving na ginagawa natin, hindi ito nagmula sa tao lang. Tinignan ko po sa encyclopedia kung kailan nagsimula ang gift giving. Wala pong makakasabsabi kung sino ang naunang magbigay ng regalo. Kasi normal daw po talaga yung pagbibigay ng something sa kapwa-tao. Ang tawag lang kasi natin kapag mayroong special occasion, gift. Pero kung tutusin, anything na ibinibigay natin sa kapwa natin, regalo yun. No, gift po ang tawag doon. Nagbigay ka ng bayabas. Basta giving, it is a gift. Anything na bigla na binigay sa ating kapwa-tao, gift na ang tawag doon. Kaya sabi nila, wala talaga makapagsasabi, kailan ba talaga nagsimula ang gift? But of course, we know, according sa Genesis, yung gift of life, yung pagbibigay ng buhay, Diyos ang nagpasimula nun siyempre. Di po ba? Galing sa alabok si Adan? Kung paano yung buong sinukob sa salita ng Panginoon, nalikha lahat. Let there be light. Let there be heavens. Let there be everything. Mga hayop, mga puno, mga prutas. Sinabi lang ng Panginoon lahat yun. Nung verbo, nung word of our God. And we know in the New Testament, that word became flesh and dwelt among us in the presence of that baby na pinag-usapan natin for the past 2 weeks na, 2 Fridays, and that is the Lord Jesus Christ. So the word, no? Ex nihilo. Ibig sabihin, mga bagay na nagmula sa wala. Only God can create something out of nothing. Yun po yung ex nihilo na tinatawag, yung Greek word na ex nihilo. Out of nothing, God created something. Only God can do that. There is only one God. And that is the Christian God. And that is Yahweh. That is Elohim. Right? At yun yung sinasamba natin, mga kapatid, the creator of everything. Wala nang iba pang kaya magbigay ng something out of nothing, kundi ang ating Diyos lamang. So, ultimately, masasabi natin, even though hindi natin malaman kung saan nagsimula yung, as in, gift giving, ang una talaga nagbigay ay ang Diyos Ama, si Yahweh, si El Shaddai, si Elohim, ang Diyos ng langit at ng lupa. So, in short, ang gift daw po ay a thing given willingly to someone without payment. Gift na yun. Kaya pag nagbigay tayo regalo tapos sinisigil mo yung tao, hindi yun gift. Yun lang ang hindi pasok sa pagiging gift. Uy, ang ganda naman regalo mo sa akin. Thank you, ha? Uy, 5 gifts yan. Ah, hindi gift yun. Diba? Saka yung after natin ibigay, eh, nagkatampuhan kayo, tapos sinisingil mo siya. Eh, hindi gift yun. Wala na, nulled. Na-void na yung pagbibigay mo ng gift sa kanya noon kasi sinisingil mo na ngayon. Kasi nag-away kayo eh. Alam nyo, nakakahiya po yun ngayon, mga kapatid. Huwag natin gagawin yan. Na after natin ibigay, tapos nagkatampuhan, gusto mong bawiin. Hindi po magandang magalit yung ganun. Ang Diyos kasi hindi naman ganun pag nagalit siya eh. Ang Lord, ang Diyos po ba pag nagalit? O sige, ako na yung mata mo. Right? Imagine, kasi Diyos, regalo ng Diyos ang ating mga mata, ang mga parte ng ating katawan. What if, each time tayo nagkakasala sa Kanya, isang parte ng katawan natin ang mawawala, ang babawiin niya. Let's say, ang sabi nga sa Ten Commandments, huwag niyong kalilimutan yung araw ng Sabbath. Na once a week, sasamba kayo sa akin. What if, hindi natin ginagawa yun, isang parte ng ating katawan ang mawawala, babawiin niya. Sa palagay mo ba natin, magiging kumpleto ang every Friday natin? Sa Pilipinas, Sunday kasi ang araw ng pagsambay. Dadalo ba every Sunday yung mga tao doon? Kung sa bawat hindi pagdalo sa pagsamba sa Diyos sa isang linggo, isang parte ng katawan ang mawawala. Huwag naman natin gawing drastic. Okay, huwag na parte ng katawan. Kunyari na lang, 1 billion cells sa katawan mo mamamatay is time na ikaw hindi sasamba sa isang linggo. Yung cells na lang. O isang buhok, kada oras ang malalagas kapag hindi ka dumadalo. O yung kuko mo hindi natutubo.
O yun na lang skills, yung skin cells natin, hindi na siya magre-replenish kapag hindi tayo dumadalo. Ba, siguradong-sigurado, mukha na tayong lupa nun. Pero you know what? Mabuti lamang hindi ganun ang Lord. Buti lang walang binabawi ang Diyos dito lamang sa nag-iisang katawan na ito. Kung tutusin, Diyos siya. Lahat ng gusto niyang gawin, kaya niyang gawin. Dahil what? Diyos siya. Karapatan niyang lahat. He is sovereign. Lahat ng gusto niya, walang pwedeng magreklamo, it will happen. What if kung ganun ang Panginoon? You know what? Mabuti na lamang ang Lord, hindi po siya ganun. Kapag nagbigay po ang Panginoon ng regalo, ng gift sa atin, panghabang buhay na po yun. Regardless kung inaaway mo ang Diyos o hindi, kung pinapansin mo siya o hindi, kung inuuna may ibang bagay kaysa kanya o hindi, kung marami ka ng maraming rason ngayon kung bakit hindi ka sumasamba sa kanya o hindi, hindi pinabawi ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. Iba po ang mga aagaw o mambabawi. Yung kalaban po yun. Saka yung kalaban, kapag meron siyang binawi, even the word bawi, hindi lapat. Kasi wala namang pag-aari ang kalaban. Ang sabi sa Biblia po, the earth is the Lord and everything in it. Kasama tayo. Pag-aari tayo ng Diyos. Ang buong universe, pag-aari ng Diyos. What is behind universe? Even those things, pag-aari po ng ating Panginoon. Pero, hindi niya binabawi. Meron lang nang kukuha, and that is the enemy. The enemy came what? To kill, to steal, and to destroy. So kung meron tayong mga bagay sa buhay na pangailangan natin, biglang nawala, pag-isipan natin, maybe we are playing in the other side. Ang sabi nga po, di ba, antupa dapat laging kasama sa kawan. Kasi pang antupa po humiwalay sa flock, sa kawan, delikado yung kambing na lang, mawawala ka agad yun. Pag makita mo man siya, wala na. Umaamoy na lang sa bibig ng mga lumuto sa kanya, nagluto. Andun, sa kanto, giinuman. Aso nga lang ngayon, di ba? Nagangawalaan yung mga aso eh. Imagine that. Di ba? Mabutin lang, ginawang illegal na. Di ba? So kalaban lang po ang gumagawa noon, yung binabawi. Ang Diyos po mapagbigay at hindi na nagbabawi. Di ba? Ngayon, madali ko po kasi magbigay ng mga regalo. Di po ba ang usapan natin ngayon dahil nga unigender yung ating mga gifts? Basta pwedeng palalaki, pwedeng pababae, 50 reals pataas yung magagamit. Tama-tama, sa ilang tabo ngayon. Di ba? Mga 5 tabo rin yun. Yung sawa kayo sa tabo ngayon. O sige na nga, timbang may tabo. O may batya. Di ba? Okay na yun. Sariyalin lang, pwede na. Di ba? Ang lalaki pa ng box na, nakakatawang tignan yun. Di ba? Pero, isipin ninyo, kunyari alam natin yung tao may pangangailangan, and we would like to give that person a gift. Yung nga lang po, but what if the gift of the individual needs is beyond our power to give? Diba? Diba, it's so easy naman na, uy, kailangan mo ba ng ganito anak? Ibibili natin yung anak natin ng ganyan. Yung asawa natin, ibibili natin ng ganyang klase ng gift. Yung magulang natin, ibibili natin ng ganyang klase ng gift. But what if hindi yung ganong klase ng mga regalo ang talagang kailangan ng tao ngayon. Let's say, ang talagang pangailangan niya ngayong Pasko, peace of mind. Lalo pa ngayon, marami nagugula ng isip kapag Pasko. Kasi ang listahan, mahaba na talaga. No, hindi naman pwedeng isa lang ang bibigyan mo. Dapat lahat sila kasi. Di ba? Yung mga nagbabakasyon, minsan yun ang problema eh. Ayokong magbakasyon ng December, magastos. Bakit naman naging magastos ang Pasko? Kasi gusto mong bigyan lahat. Siyempre, minsan naman, yung nasa kabilang panig naman kasi may problema din. Huwag kang uuwi dito nang wala kang regalo sa buong pamilya. Imagine, oh, marami ng mga culprits, let's say, sa isang sitwasyon. Kaya maraming tao, ang problema nila, Pasko. Maraming ayaw umuwi ng December kasi nga gastos daw. Malaking gastos. Yung umahaba. Kaso nga, Yung mga material things, madali pa yun eh. Pero what if yun nga, peace of mind, hindi piraso ng utak, hindi yung kapayapaan, di ba? Kapayapaan ng kaisipan, pag-asa, kailangan nila ng pag-asa. Ano bang gusto mong regalo sa'yo ngayon? Bumait ka? O paano ngayon yun? Di ba meron iba, ganyan ang hinihiling lang eh. Hindi ko man kailangan doon, diamond ring. Ang kailangan ko lang, maging faithful ka sa akin. Right? Sino may gusto ng ganun?
Huwag mo na ako ibili ng diamond. Maging faithful ka lang, okay na. O sige na, okay lang. At least may diamond. Palitan na lang. Paano yung mga bagay na yon? Paano ang kailangan niya ngayong Pasko, ang regalong nais niya pagmamahal? Hindi pa naman lahat ng tao kaibig-ibig. Kasi, aminin natin sa hindi, namimili tayo ng iibigin natin, right? Namimili tayo. Huwag nating sabihin, hindi, oh, hindi ako namimili. Oh, come on. We are humans. We know these things. We have the tendency to choose whom to love, whom to like. Ang mas mahirap pa, kadalasan, humahaba yung listahan ng mga dislikes natin. Even yung mga dati nating kaibigan, hindi mo na kaibigan ngayon. Dati yung mga close, far na kayo to each other. Yung kalapatan naman ng puso, hindi na rin. Diba? Kaya nga sabi nga natin ng mga nakaraan, dumadami ng kaibigan natin sa Facebook. Na kung tutusin, hindi mo naman tunay na kaibigan. Nakipag-add lang para makita yung ginagawa mo, makita mo rin yung ginagawa niya, at magka-likean kayo ng mga posts. What if yan yung klase ng mga gift na kinakailangan ng isang tao, and we are really, really powerless to give that? Yung kalusugan ng mga magulang. Sa mga edad natin ganito, we are what? 30 below, right? Yung mga magulang natin, di ba? May edad na lahat yan. Matatanda na lahat. At marami sa atin dito, I believe, pumanaw natin yung mga magulang. At mayroong mga buhay pa naman. Kaso, nangihina ng katawan. What if ang kailangan lang nila yung magandang kalusugan? And we don't have the power to give that. Di ba? Paano na yun? Kasi, you know what, mga kapatid? Darating ang time. No? Darating ang time. Magkukusang darating yun. Hindi na rin natin talaga iintindihan any material possessions on this planet. Darating ang time when we are matured enough, marunong na tayong talagang hilingin yung something alam natin, mayroon talagang kilalaman sa ating buhay. That time will come. Pero kung di pa dumarating yun, then maaaring mga bata pa tayo sa isip. Diba? Kasi lahat naman tayo nagtatrabaho na rito, so supposedly we are matured enough for these things. But one day it will come. Hindi ko na kailangan yan. Ilayo mo ng lechon. Kasi ang lechon sa isip na lang. Pag kumain ako niya, sasabog ang patok ko. Sa pagkain na lang, di ba? May mga pagkain hindi natin pwedeng kainin ngayon. Kasi alam mo, mangyayara sa'yo. Sandaling kaligayahan, habang buhay mong pagdurusahan. Minsan lang puputok yan, tapos na ang lahat. Kaya nga pag nagsimula ka ng maintenance ngayon, hanggang mamatay ka, kukuha ka ng maintenance. Anyway, darating ng kusa yan. Time will tell. And your body will tell you, stop this thing because you're killing me. So pag-usapan po natin itong something na very, very impossible for us humans to give. At ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, walang iba kundi the gift. Ang regalo. At it's very, very obvious, of course, we know, yung regalong pag-usapan natin, hindi po from this earth. It came from something or someone else. Basahin po natin James 1:17. Ang sabi po dyan, naalala ko din yung kanta ni, diba, ni Jose Marie Chan, My Idea of a Perfect Christmas. My idea is to spend it with you. Diba? Maganda yon yung awit na yon, diba? Ako, inisip ko lang yung yun na yon, ang Lord Jesus Christ, then yung mga pamilya, siyempre, yung mga loved ones. Ang sabi po dyan, ano ba yung perfect gift? Kung merong perfect Christmas, para sa iba, gusto ng perfect Christmas, ano naman yung perfect gift? Ang sabi po dyan, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of Lights, with whom there is no variation of or shadow of turning. Ibig sabihin po nung panghuli, no variation of, or shadow of turning, ang Diyos po, immutable. Ang ibig sabihin po ng immutable, hindi siya nagbabago. Tayo nagbabago lagi eh. Di ba sa isang maghapon, ilang beses nagbago ng mood? Yung mga tawa lang yung tawang ganyan ngayon, maya-maya after kumain, galit na. Iba, ano nangyari dito? Bigbig na yung mukha niya, nag-iba. Ang saya-saya, bigla mamaya, malungkot na bigla, hindi maintindihan. No, baka hindi niya nagustuhan yung timpla siguro. Minsan, yung timpla ng tao, hindi mo rin maintindihan eh. Ano ba nangyari sa'yo?
But you know what? Sa gift din po, there's only one person according po dyan na kaya magbigay ng perfect, perfect gift. And that is our Father in Heaven. Bakit tinawag na perfect? Kasi alam naman po natin na ating Panginoon, since He is perfect, wala siyang baidungis, He is holy to the uttermost. Wala siyang ibibigay sa atin, kundi pawang kabutihan lamang. Katulad po ng inaawit natin kailan lang, di ba? Pawang kabutihan ang nais mo. Na hindi na natin inaawit ngayon. No? Yun ang nais ng Diyos Ama para sa ating lahat. At ano pa ba naman yung klase ng perfect gift na Kanya ibibigay sa atin? Pwede naman niya ibigay sa atin yung Saturn. Isa, paborito ko kayong Saturn, di ba? Kasi may ring yun eh. Ang gandang tignan. Pero you know what? Hindi yun ay binigay ng Panginoon sa atin. You want the stars? I will give the stars. At nangangako lang ng ganun, yung mga nanliligaw. I swear, by the stars and the moons in the sky. Di ba, pag nanliligaw ang lalaki, laging ganyan eh. Bibigay ko sa'yo kahit bituin. Pati buwan kung gusto mo. Tapos yung mag-asawa na yung pala natuklasan ng babae, oo nga, alam po na ngayon yung stars and moon. Kasi pag sinuntok siya, talong pag nahilo siya, bituin, saka buwan na nakikita niya eh. Anyway, sa pelikula lang yata nangyayari yan. Pero ang point dun, huwag tayong mangangako na hindi naman natin kayang tuparin. Anyway, biblical din yun sa Book of James 10 at sa Old Testament. So ano yung perfect gift? Alam ko, alam na po ninyo. Siyempre, that is the Lord Jesus Christ. Siya po yung pinag-uusapan natin mula sa simula ng December na ito for the past few Fridays. Jesus Christ is God's perfect gift to us. Kung meron pa tayong hiniling sa Ama na sa tingin natin better than the Lord Jesus Christ, then we are mistaken. Because the Lord Jesus Christ as a gift is a bundle. He's a bundle of joy. Kasi yun ang sinabi sa Bible, di ba, ng mga angels. Shepherds, joy to the world. Glory to the highest. Kasi yun yung gift. Yun yung essence, yun yung kayang ibigay ng regalo na yon, and that is in the person of the Lord Jesus Christ. So, ang Lord Jesus Christ po, the perfect gift from the Father, is a bundle of joy. Titingnan po natin ngayon yung lima lang muna. Lima lang kasi po marami. Pero yung limang taglay ng regalo na ito, which is the Lord Jesus Christ, para sa ating lahat, this Christmas and the rest of our lives. Number one, yung pong regalo ng Ama sa atin, this is the gift of love. Ang sabi po sa 1 John 4:16, and so we know and rely on the love God has for us, because God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Ang isa po sa bunga ng presensya ni Jesus Christ, ng God's gift from heaven sa isang tao, mapagmahal siya. Yes. Suriin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y mapagmahal? Amen. Amen. Maganda yan, mga kapatid, kung tayo po'y mapagmahal. Kasi po, malaking kaiba ng mapagmahal sa namumuhunan. Diba? Maraming ganyan eh. At kung tayo hindi ganun, maganda yon. Kasi ano ba yung namumuhunan? Mabait sa'yo. Oh, kapi ka pa. Sabihin mo lang, oh, asukal. Or, oh, hala, kain tayo sa labas. Ano, sama ka, punta tayo sa mall. Yung bang, let's say, in short, napapakita ng magandang pag-uugali sa'yo yung tao. Na ang feeling mo naman, napakabait naman itong kapatid na ito. Mahal niya ako. Yung pala, along the way, after few weeks or after few years, mayroon pala siyang kailangan sa'yo. Namumuhunan lang pala. Lagi pa naman ako sinasabi, maganda ako, tapos pala mangungutang lang. True to life po yung mga kapatid. Merong nagkwento ng ganyan. No? Panayimpuri sa kanya. Lahat pinuri. No? Ang bumubong mo talaga. Bola to, hindi ka ako naligo eh. 2 days. You know, halata naman pag nang bobola, di ba? Yung pala may kailangan. At doon ako hindi makapaniwala. I don't know, ha? I'm sorry. Kung meron akong bato-bato sa langit, hindi ko maisip kung paano ang isang lalaki na merong pagtingin sa isang babae, magagawa niya utangan yun. Hindi pa na siya naliligaw nun, ha?
Feeling pa lang, feeling. Hindi ko sinasabing bawal mangutang ang lalaki sa babae. But you know, it's so awkward. Especially kung parang pinaggaganon kayo kasi pareho naman kayong single or available. I don't know, hindi ko maintindihan yung true to life again, hindi ko maintindihan yun. What? Inutangan yun, hindi pala sa iya. Umutang na siya sa kapatid niyang babae, sa ninang niya, kay Deaconess Watt. Doon sa taong yun na alam naman natin parang, you know, yun pala may pangangailangan. Kaya naman pala, nangyayari po yung ganyan, namumuhunan, hindi pala love. Namumuhunan lang kasi meron siyang something else na kailangan dun sa tao. Diba? Oh, mapapalalaki, mapapabae, huwag to po tayong ganun. No? So, kung love po yan, let it be pure love. Katulad po nung regalo ng Diyos sa atin. Hindi namumuhunan lang. Number two, paano natin maiwasan yung ganung klase ng love? Of course, this is also the gift of purity. Yung kalinisan. 1 John 4:10. And this is love, sabi niya. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Yun daw yun. Kaya ibinigay ng Ama yung perfect gift sa atin, not because una tayong umibig sa Kanya. Hindi po. Sabi sa Biblia, walang nagmamahal sa Diyos. Even us here, bago tayo umuong dumating sa gawain, bago natin tinanggap ang Panginoon, we don't love the Lord. Yes, pinanganak tayong Christians. Kapag sumusulat tayo sa any documents, pag sinabing religion, lalagay mo Christian, right? Automatic na yun kasi nanggaling tayo sa Christian family. Christian, Catholic, nanggaling tayo sa ganyan, di ba? Pero ang tanong, gaano katotoo yun sa atin? Gaano yun katotoo? Ang katotohanan, sabi sa Biblia, habang tayo naglulunoy, Romans 5:8, habang tayo naglulunoy sa kasalanan, mga kapatid, sinabi pa sa Biblia sa Old Testament, to love God is to hate sin. Ganun lang po kasimple yun. To love God is to hate sin. To hate sin, to love sin is to hate God. Kung babalik tayo natin. Ngayon tayo po, according sa Romans 5:8, naglulunoy sa kasalanan, nung tayo daw ano, pakitaan ng pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, at the moment that we really hate God because of the sins na kinukumit natin, yung pangayong pagkakataong nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po tayo natutong magmahal sa Diyos dahil una siyang nagmahal sa atin. God is proactive, we are only reactive. At mabuting reaction yung ginawa natin if we are here now because of that love na naramdaman natin at ibinabalik natin yung pag-ibig niya sa ating Panginoon. Yung purity, yung malinis na klase ng pamumuhay, kaisipan. Maring ito yung sagot doon sa una. Na love ba talaga yan? O baka naman namumuhunan? Kasi I think kung puro ang ating mga puso, puro ang ating mga kaisipan, hindi natin gagawin yun. Yan, panlalamang, yung panggugulang, mga ano pa, pambobola, pamumuhunan. Wala naman sa katotohanan yun. We will not do those things. Pero yun po ang regalo, ang kasama doon sa regalong ibinigay sa atin ng Ama. The gift of purity. I-assess din po natin ang ating mga sarili. Kung mahilig pa rin tayo mag-scheme, gumawa ng mga schemes kung paano natin gagamitin ng someone para sa sarili natin kapamaraanan, isipin natin yun. Kung ganun pa tayo mag-isip, kinakailangan ba natin mag-delve deeper sa ating relationship with the Lord? Kasi po hindi tama yung ganun. Kung nababasa natin ang isipin ng bawat isa, I think we don't like that. Timotisan to. Kasi nababasa may isip eh. Nag-iisip na naman parang paano nga akong mabobola or what. Ayaw natin ng ganun ever. So kung tayo man ganun din mag-isip, then, you know, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Lord, hindi po ito pure. Bakit po yung mind ko hindi pure? Panay maliciousness pa rin. Ang dali ko pa rin maghinala sa aking kapwa. Hindi pa nakakarating doon. Natapos na sa isip ko yung kwento. Advanced thinking ba to, Lord? Hindi. Hindi advanced thinking yun. Pagiging malisyoso or pagiging judgmental. If we are still like that, then our minds are not still pure. So, kailangan natin ng tulong sa ating Panginoon. And number three po, syempre naman, itong regalong ito, ang perfect gift ng ating Ama sa atin, this is the gift of salvation. Romans 6:23, ang sabi po,
For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Nabanggit po kanina, walang ibang pangalan ibinigay sa ilalim ng langit na sukat ikaliligtas ng lahat ng mga tao sa planetang ito, mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kalulong ipanganganak here on this planet. There is only one name, and that is the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang sinasabi po natin ganito, tumatawag sa pangalan natin, Panginoon, yun tunay. Alam na kasi ng Panginoon kung yung ating pagkilala sa Kanya genuine o hindi. Kasi po sa religion, marami rin namumuhunan. At marami pong yumaman sa religion. Remember po, ang religion, tax-free. No? Tax-free. Yung salvation, yung perfect salvation, yung pure salvation from heaven, ginagamit ng tao para ano, pinagkakakitaan. Sabi nga po nila sa Pilipinas na lang, tumayo ka sa gitna ng EDSA, sabi mong ikaw ang ina, kalalaki ng tao, may susunod at may susunod sa'yo. May maniniwala. Ako ang ama, ako ang anak, ako ang ina. Meron sunod at may susunod. Pinagkakakitaan nila yung gift of salvation ng Panginoon. They are not saved in the first place. That's why they're doing that. At hindi lamang yun. Ginagamit lang pangkalakalan yung regalo ng Panginoon na salvation. Bakit sino bang taong ayaw maligtas mula sa apoy ng impyerno? Yun lamang nawawala sa sarili ang magsasabing, I would like to go to hell. Actually, it's my plan to go to hell. Because I think hell is fun. Nawawala lamang po sa sarili ang nagsasabi nun. Hindi niya talaga alam the nature of hell itself. Kaya nga po sinimplihan na lang sa Biblia, ano ba meron kasi sa hell? Apoy na hindi namamatay at mga uod na hindi rin namamatay. Kadilimang walang hanggan, hanggan dun lang, at ang mga tao hindi na naiintindihan yun. No, hindi naiintindihan. But if they will choose hell rather than heaven, destruction rather than salvation, then they will go straight there. At dun nila malalaman ano yung pinili nila. Huli na ang lahat. Alam po ba ninyo, ang kahalagahan ng pinag-usapan natin about salvation? Once ang isang tao po namatay, that is the end of everything for that person. Once he died, naselyuhan na ng langit, if that person will go straight to hell or to heaven. Wala pong gitna. Kung paano merong liwanag, merong dilim, huwag tayong nalagay sa gitna. Kasi ano sinabi ng Panginoon? Kung hindi ka mainit, hindi ka rin naman malamig, tapos maligamgam ka pa, isusuka kita. God hates yung mga gumigitna. Sobrang mo ng Panginoon, gitna na nga, hindi na nga eksaktong nasa dilim eh. Kalahati mo nga, nasa liwanag eh. Lalo pong ayaw ng Diyos nung gano'n, yung gumigitna. Gusto ba natin yung mga balimbing? Pagkasama tayo, kampi tayo, tapos pagtalikod natin, galit na galit pala sa atin. Gusto ba natin yung gano'n? Sa politika, ayaw nila ng balimbing, di ba? Ayaw nating lahat ng namabangka sa dalawang ilog. Ayaw natin yun. Pero baka naman mayroon may gusto ng gano'n. Wala, di ba? Wala. Ganun lalo na ang Diyos. Lalo ng Panginoon. What I'm saying is, itong salvation na binigyan ng Panginoon, this came from heaven. And that is in the person of the Lord Jesus Christ. Kinakailangan natin siya tanggapin ng merong pagsamba with seriousness in our hearts. Dahil ito pong salvation ang pinag-uusapan po dito, heaven or hell. Whomever na tumanggap po ng gift of salvation will go straight to heaven. Kung saan merong walang hanggang kaligayahan sa piling na ating Diyos amang makapangyarihan. At lahat po ng ating mga loved ones na meron ding Kristo sa puso, nandun din po, masayang-masayang nauna sa atin. While in the other side, totally, totally different story. Huwag tayong pupunta sa kabila. Tanggapin natin yung gift of salvation that only the Lord Jesus Christ can offer. So mag-iingat po tayo sa kinukwento ko kanina. Mga fakes. Ang dami po sa Pilipinas. Ako tuwan-tuwa nung kailan lamang nakulong yung grupo na yun, especially ang kanilang mga leaders. Hindi makukuha sa cuteness.
Kasi bilog na bilog siya, di ba? Bilog na bilog, nakaka-cute. So maaaring may cute factor kung bakit yung mga tao na ano sa kanya, na engganyo. You know what? In my heart, natuwa ko, Lord, thank you very much. This is justice. At least nakita ko ngayon na mayroong justice ang Diyos using our government para gantong klase ng mga tao. Pero sabi ko, Lord, maraming salamat sa paunang ito. I hope, Lord, na lahat pa ng mas masahol sa kanila, hulihin din ng batas, ikulong. Dahil hindi lamang la sinisira ang mga Pilipino, especially ang mga kabataan, sinisira kasi yung mismong God Himself. Because they are doing those things in the name of God. Right? So I'm praying, Lord, wag nawa huminto sa mga taong ito yung justice. Kasi mayroon pa pong mas malalaking isda besides them. Mga dilis lang po ito, dilis. Iba siguro alamang or what. May mas malalaki pa para sa kanila. And I believe, we believe justice will come. Ang sabi ng Panginoon, justice is mine, vengeance is mine, and it will come in its perfect timing, in its own special way. So the gift of salvation, kasama po yan sa perfect gift ng ating Ama. Second to the last, number four. Siyempre, kung meron tayong love, dapat meron din tayong living in love. So binigyan tayo ng Panginoon ng ano? The gift of living, yung mamuhay sa pagmamahal. 1 Thessalonians 4:9. Now, concerning brotherly love, brotherly or sisterly love, you have no need for anyone to write to you. For you yourselves have been taught by God to love one another. Sabi nga po dyan, kung babasahin natin ang buha, po, sa, especially sa book of John, 1 John, beloved, let us love one another. Kasi po yun daw mga tao mapagmahal, ang pamumuhay punong-puno ng pagmamahal, yun daw mga anak ng Diyos. Iksipin po dito, hindi lamang tayo nakaranas ang pagmamahal sa unang gift. This time, dapat yung pagmamahal na tinanggap natin sa unang gift, ito ngayong pang-apat na maging resulta. Yung tayo naman marunong magmahal sa iba, namumuhay sa pagmamahal. Yung mga corrupt na mga nasa government offices, mahal nila pamilya nila, I don't doubt that. Pero hindi lang mahal yung ibang tao. Di po ba? Me, yun ang lagi ko yung pinagpe-pray. Lord, yung mga corrupt na mga tao, especially sa government offices, Lord, do something about it. One way or the other, maaaring kayo naging biktima rin ng mga taong yan. Sila po yung tipo na pag-uwi sa bahay, pinoprovide lahat ng pangailangan ng mga anak, pinag-aaral, tumutulong sa mga kamag-anak. Pero saan ang gagaling yung mga perang iyon na itinutulong nila sa kanilang mga mahal sa buhay? Ninanakaw naman sa iba, di ba? Ako natutuwa sa Lord sa pagkakaroon namin ng bagong mayor sa Pasig. Ito, isa yan sa una niyang mga inayos. Yung corruption mismo sa munisipyo or sa city hall. Kasi we ourselves, si Joy mismo, even me, nakita ko yan. Corruption is institutionalized sa ating bansa. Institution siya. And anything na institution po, ang hirap po niyang ibagsak. Why? Maraming galamay. Yung ugat po niya, napakalalim na. Yung po yung institutionalized na pagiging corrupt. At yun ngayon ang kalagayan ng bansa natin. At yun ang reason kung bakit ang bansa natin. Yes, that's true. Kaya mahirap po ang bansa natin because of these people. Corrupt people. Na ito lang ang stage, step 1 to step 2 lang dapat. Ano gagawin nila? Bureaucracy, di ba? Merong step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saka yung supposedly pangalawa, pang 15 step na yon. Why? Along the way, because there is money na pinag-uusapan. We, ourselves, me, myself, nakita ko po yung ganyang klase. Napakasimple po na nakita kong corruption. Simpleng-simple pa yun. Paano na yung mga mas higher kind of corruption na millions na, hundred thousands na, billions ang pinag-uusapan. So isama po rin natin sa panalangin yan. Nauna na tayo ng Vietnam. 1960s pa lang durog na durog ang Vietnam because of the Vietnam War. Pero ngayon, mas nakabawi pa sila kaysa sa bansa natin. Imagine that, because of what? Corruption. That is true. So ipanalangin po natin ng government, that through this new government, mas ayos talaga, ng totoong-totoo, yung ganyang klase ng mga gawain. Ang point ko po ganito, madaling sabihin mapagmahal ka.
Pero huwag mo sabihin yan kung minamahal mo lang itong grupong ito ng mga tao. What about the rest? Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Ngayon, yung kung pinapakain natin sa ating mga mahal sa buhay ay ninakaw naman natin sa iba, then that is not really living in love. Alam niyo ba, Kuya Eric, bakit natin pinag-uusapan yan? Hindi naman tayo katulad nila. Because there are also many Christians living that kind of life. Especially yung mga namumuhay sa ganyang klase ng mga posisyon. Kompromiso po ang tawag dun. Kompromiso. Ang hirap pong ilagay ang sarili sa alam mo na mga in the first place na makukompromiso ang iyong pananampalataya. But then again, okay, fine. Ipag-pray pa rin natin na lahat ng mga tunay na Kristiyanong nasa mga posisyon na yan, stand on their faith. Mamuhay talaga sila dun sa klase ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa kanila. I'm telling you, kapag nawala po, totally ang corruption sa ating bansa, mamamayagpag ang Pilipinas. Hindi na natin kinakailangan magpadala ng mga katulong sa bahay. Yan pang isa sa ikinadudurog ng puso ko, mga kapatid. Yung mga kasama sa bahay, yes, marangal po yan. Wala akong problema dyan. Marangal po yung mga trabaho hanggat hindi naman lang ninanakaw yung sahod nila eh. Pero ano ginagawa ng karamihan sa mga employers, ng mga kababayan natin iiwan ng pamilya, titira sa ibang bahay? Titira sa bahay ng ibang reliyon, ibang ginodiyos, ibang attitude, ibang behavior, ibang karakter. Kawawa yung tao. So I'm praying for that. Na dumating ang time, hindi na kinakailangan ng mga Pilipino na mamasukan sa bahay, especially ng gantong klase ng mga employer. Kasi kawawa sila. Yan po yung mga kapit sa patalim. Kung uwi naman ako, ano dadatnan ko dun? Diba? So kapag ang corruption na wala, sunod-sunod po yan. Ang mga kababaihan, especially ang mga gumagawa sa mga bahay, ang mga namamasukan bilang kasama sa bahay, they will stop doing that. Iba ang papuntahan nila. Ibang trabaho ka lang pwedeng pagkakitaan. Number 5 po, syempre, panghuli. Among the many, pero hanggang number 5 lang po muna. The gift of life. Yung regalo mo yun, nung araw, nung gabing iyon sa Bethlehem, in the person of that baby, the Lord Jesus Christ, that perfect gift from our Father, that is also the gift of life. 1 John 5:11. And the testimony is this, that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Specifically po yung Son na yun, Jesus Christ. Ngayon, wala na pong ibang kaya magbigay ng buhay kundi ang Panginoong Jesus. Kaya po, maraming religion ngayon. There are billions of religions on this planet. And they are calling on different gods. They are calling on different lords. Pati mga baka, pinagpe-prayan nila. Nakikipag-asawa na sila sa mga unggoy. Those people, hindi na nalalaman, any kind of religious things na ginagawa nila amounts to nothing. Imagine that. Namuhay sila, very, very religious mula pagka-baby, pagka-bata, hanggang sa sila tumanda. But when we die, iba ang pupuntahan nila, hindi nirvana, hindi paradise. Sa ibaba, they will go straight to hell. Samantalang buong buhay nila, they are very, very religious. Why? Bakit naman ganun parang unfair? Naging mabuti rin naman sila, di ba? Kaso mga kapatid, there's only one person, only one name given under heaven na ikililigtas ng lahat ng tao in this planet from the past hanggang sa future. Only one name, the name of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, since ito yung klase ng regalong tinanggap natin, share it to others. Walang masama dyan sa mga physical gifts na ibibigay natin mamaya, pamimigay natin, even to our loved ones. Share the Lord. Because that is the perfect gift from heaven na kaya rin na natin i-share sa bawat isa. Let's do not fail our loved ones. It will be our failure kung meron tayong mga mahal sa buhay hanggang ngayon. Hindi si Jesus ang nasa kalagitnaan ng mga puso. I hope makonvict tayo doon. If we are really, really serious in this thing about the Lord Jesus Christ, about the only salvation na kanyang taglay, mahirapan tayo matulog sa gabi.
is time na hindi natin na ibabahagi sa ating mga mahal sa buhay ang Panginoong Hesukristo. Supposedly, hindi tayo makakatulog sa gabi if we are really that serious about this thing. But then again, God is full of grace, full of mercy. Maraming salamat dahil dala pa rin natin each and every time pa rin sa kabila natin pagkukulang, yung kapayapaan, yung joy, patuloy pa rin binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. So this Christmas, mga kapatid, let's have fun, let's be merry, let's be happy, but at the same time, let us be serious about this salvation, this perfect gift na kinakailangan natin ipamahagi, especially po sa ating mga loved ones. Tayong lahat po yung muko, tayo manalangin. Ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have eternal life." Ito ang kinakailangan nating ibigay sa ating mga loved ones. Ito ang kinakailangan nating maibahagi sa kanila, especially po sa Paskong ito. Yeah, Father, thank you very much for your reminder. Maraming salamat, Lord. We are very, very joyful sa season na ito. We are very, very happy. We are full of hope. Makaka-receive kami ng regalo. We will give gifts to others. But then again, Lord, lahat ng ito po ginagawa namin nang ikaw ay nasa sentro. Kung sakali, Panginoon, nakakalimutan namin na you are the reason for this season, Lord, patawarin mo po kami at patuloy mo pong i-impress ang inyong presence sa aming mga puso, na sa ganun, Lord, sa lahat po na aming gagawin, hindi yung sarili namin na nakasentro, Panginoon. Hindi itong simbahang ito, Panginoon, kundi ikaw lamang, yung mismong birthday celebrant ang dapat maging tampulan ng atensyon, ng pagsamba at kadakilaan. Kaya, Father in Heaven, thank you very much for this reminder again. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.